Neo. Ang team Neo po ba ay scripted lang? So yan mga lords, sasagutin ko lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga yan. Mga lords, ang team Neo po ay mga lords, grabe yung lakas ng kapangyarihan nito. Grabe, sobrang lakas. Lahat ng may nakapula, lahat ng nakapula mga lords, delikado. Lahat ng may kapang pula, delikado. Hindi sila tinatabla ng baril ko. Nakababad na ito eh. Nakababad na ito sa mga sagradong tubig, holy water. Pero bakit hindi siya tinablan? Malakas talaga siguro yung kapit nito sa katawan nila. Pero nung tinanggal ko ito mga lords, nung nag-off cam ako last, hindi ko na pinakita sa inyo, binaril ko yung nasa baba at niligpit ko. So yan, grabe ang lakas nito. Itatago natin ito mga lords, ililibing natin ito para hindi na nila magamit ito. Grabe, sobrang init niya. Mabuti na lang mga lords, meron akong tawil na nakapagpatulog sa kanila. Sa kanya. Hindi ko akalain mga lords na ganun sila katindi. Kung wala akong tawil at wala akong orasyon ngayon mga lords, tiyak dali ako. At tiyak mga lords, patay tayo. So mabuti na lang talaga. Mabuti na lang mga lords. Dahil mas malakas pa rin yung kapit natin sa Panginoon. Hindi pa rin niya tayo pinababayaan. Sus. Mga lords, pangalawang patay. Hindi sila kayang buhayin. At wala silang dapat bubuhayin. Iba kasi sila mga lords. Itong ganito na sitwasyon, silang lahat ay hypnotized na at talagang hindi na mababago. Nasa isip na nila yan. Hindi katulad ng mga na-hypnotized na mga inosinteng tao, kaya natin silang baguhin. Pero itong mga nandito mga lords, hindi na. Binigyan ko sila ng pagkakataon. Pero lumalaban pa rin sila. Delikado yung nakapula. Delikado. Mas maganda yung nakaitim lang, yung walang kapa. Kasi yun, medyo madali natin silang makuha. So, kailangan kong magdubli ingat dito. Muntika na ako mga lods. Nakita nyo sa nakaraang video ko, muntika na talaga ako. Nakuha na sana ako ngayon. Mabuti na lang, malakas pa rin yung pakiramdam natin at malakas pa rin yung orasyon natin. Malakas pa rin yung, lalo na itong tawil na ito mga lods. Malakas pa rin siya, mabuti na lang at marami tayong kagamitan. Binigyan tayo. Lalo na mga lods, kapag nailagay natin yung kadina. Kapag nailagay natin yung kadina sa katawan nila, hihina sila. Yes, mabuti na lang talaga. At dagdag rin yung rosary natin mga lods, no? Na talagang matatakot sila. At ay, salamat naman. Iba na yung pakiramdam ko dito, lods. Iba na. Ang pangit ng area. Hindi sila maubos-ubos mga lods. Sobrang dami talaga nila. Grabe. At
sigurado ako mga lods, hindi lang ito dito. No, hindi lang ito dito. Kasi nandito pa lang tayo sa papasok sa area nila. Ang pangit talaga ng boses nila. Paalis sila eh. Grabe mga lods. Nakita niyo 'yan, oh, sobrang lakas niyan, oh. Yung 'yan, oh, sobrang lakas niyan. Hindi ako makapaniwala sa sobrang lakas niyan, eh. Matindi talaga 'yan. Halos hindi ko mahawakan ito mga lods, eh, kanina. Kasi sobrang lakas niya. Yung lahat ng mga nakapula mga lods, sobrang lakas nila. Maliban na lang yung mga nakaitim, medyo ayos lang sila. Grabe. Ibang hamon ng buhay ito mga lods. Patindi ng patindi yung labanan natin. Pasalamat ako dito. Pasalamat talaga ako dito. Malakas yung kapangyarihan nito. Dahil dito mga lods, nasave yung buhay natin. Uy, nga pala mga lods, magandang araw sa inyong lahat, no? Tuloy tayo sa ating mission mga lods. Kaya sisikapin natin maging maayos, maging formal. At saka mga lods, trending ngayon yung bangayan ng mga hunters, no? Si mga kasamahan nating mga hunters, so trending yan ngayon mga lods. Merong iba nagagalit na, yung iba nagtatahimik lang. So marami din sa mga viewers natin mga lods na nagsasabi na Neo, ang team Neo po ba ay scripted lang? So yan mga lods, sasagutin ko lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga yan. Mga lods, ang team Neo po ay
malakas yung orasyon niya. Humihinga pa. Malakas yung orasyon niya, mga lords. Kaya tatalian natin siya. Papatong lang natin ito sa kanya. Hindi na yan sila mabubuhay. Manghihila yan. Bubuhayin kita. Bubuhayin kita. Bibigyan kita ng pagkakataon ng bagong buhay. Bibigyan kita ng pagkakataon ng bagong buhay. Magbagong buhay ka. Pangalan ng Diyos Ama. Sabi ko sa iyo, bubuhayin kita. Pero anong ginawa mo? Mga lords, ayaw niyang mabuhay. Mga lords, hindi siya karapat-dapat mabuhay. Dahil binigyan ko na siya ng pagkakataon, pero ayaw pa rin niyang magbago. Binigyan ko na siya ng pagkakataon na magbagong buhay, pero ayaw pa rin niyang magbago. Binigyan kita ng panibagong buhay, tarantado ka, ayaw mo pa rin magbago, ha? Sinakal ko siya, mga lord, para hindi na mabuhay. Ang hirap sa inyo. Binigyan na nga kayo ng pagkakataong magbago. Ayaw pa rin ninyo. Muntik na tayo dun, mga lods. Tama na. Tama na yung pagiging pagkamakatao natin. Ilang beses ko nang sinubukang pinabago sila. Iba yung mga nandito, mga lods, iba. Talagang hindi sila makatao dito. Iba yung mga tao dito. Iba yung pag-iisip nila. Kaya hindi na ako magdadalawang isip. Tudas lahat ng mga yan ngayon. Ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ako dati. Tingnan ninyo kung ano ang gagawin ko sa lahat ng mga bandidong mga pinuno nila. Uubusin ko lahat kayo. Tikman ninyo ang ganti ko at hustisya para sa mga inusinting tao. Lahat ng yan makakamta ninyo, mga masasamang tao. Wala kayong puwang sa mundo. Kaya kayong lahat, humanda kayo. Papunta na ako. Maraming salamat sa inyo.